Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsisimula tayo sa araw na ito ng bagong taon ng simbahan sa pagsisimula natin sa panahon ng Adbiyento. Ang ibig sabihin ng salitang Adbiyento ay pagdating. Dahil sa may darating, naghahanda tayo. Ang inaasahan nating darating ay ang Panginoong Hesus. Ginugunita natin ang kanyang pagdating noong panahon ng 2,000 taon ng nakaraan, ang pagsilang sa kanya sa Bethlehem. Inaasahan natin ang kanyang muling pagdating sa wakas ng panahon. At ngayon, tinatanggap natin siya sa kanyang patuloy na pagdating sa buhay natin kapag tayo ay tumatanggap ng mga sakramento, nagbabasa ng salita ng Diyos, nagdarasal at tumatanggap sa mga mahihirap. Inaalaala at pinaghahandaan natin ang mga pagdating na ito sa loob ng 4 na linggo bago magpasko. Ang ating pagbasa ngayon ay galing sa liham ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Maganda ang kaugnayan ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Kaya sa pagbasa natin na pinaaalahanan lang ni Pablo na mas lalo pang pagbutihan ang magagandang asal na ginagawa na nila. Minamahal na nila ang Diyos at ang isa't isa. Ang pakiusap lang ni Pablo na palaguin at patuloy na pag-alabin ang pagmamahal na ito. Manatili sana silang banal at walang kapintasan hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya habang nag-aantay sila sa kanyang pagdating, huwag silang magpabaya. Sa halip, lalo pa nilang pagbutihan ang kanilang pamumuhay upang manatili silang kalugod-lugod sa Diyos. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang panahon ng paghihintay. Ang bawat panahon ay pagkakataon na tayo ay lumago at mag-improve pa sa landas ng kabanalan. Huwag natin sayangin ang pagkakataon. Mahabang panahon na tayo na nasa lockdown, sana nag-improve naman tayo sa panahong ito. Nag-improve sa ating kaalaman, sa ating pag-uugali, sa ating kaugnayan sa isa't isa at sa ating kabanalan. Ganon din sa ating buhay pananampalataya na isang buhay na pag-aabang kay Hesukristo. Kaya taon-taon mayroon tayong panahon ng Adbiyento upang ipaalaala sa atin na palagi nating abangan ang Panginoong Hesus at kunin natin ang bawat pagkakataon na mas maging kalugod-lugod sa Diyos. Mas lumalapit sana tayo sa Diyos at mas makikilala natin siya taon-taon. Yan lang anuman ang ating hangarin palagi na maging kalugod-lugod sa Diyos.
Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.